Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Maligayang bagong taon po sa ating lahat sa kalendaryong Sibil. Bagamat alam natin na sa kalendaryo ng ating pagsamba bilang mga Kristiyano, ang ating pong bagong taon ay nagsimula noong unang linggo ng Adbiyento. Gayunpaman dito sa ating pinagdiriwa ngayong unang araw ng taon ay ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. At dito po'y natunghaya natin sa mabuting balita na kung saan naroroon naman sina Jesus, sina Mama Mary at si San Jose. At nandun yung mga pastol na nagmamadaling lumakad sa Bethlehem, no? Na pagkatapos nila makarating doon, ay isinaysay nila kay na Mama Mary at kay St. Joseph kung ano ang sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol na si Jesus. Nakakatuwa po sapagkat sila ay umuwi na tuwang-tuwa, no? At sinasabing nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Napakagandang pagnilayan na tayo ay naririto pa rin sa mga araw na napakalapit sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Na sana ay ang ating diwa ng Kapaskuhan, diwa ng kagalakan, diwa ng pagbabalita, kagustong ibalita ang mabuting balita, na tayo pala ay hindi pinababayaan ng Diyos, no? Ay ating dalhin sa ating puso, hindi lamang sa panahon talaga na nitong Disyembre, Enero, kundi sa buong taon. Lahat ng araw ng ating buhay, sa gitna ng ating mga pinagdaraanan, naririyan po sana yung ating pag-asa, no? Na sana ay nandyan yung ating pagtuon sa ating Panginoon Diyos. At sa paggagabay po ni na Mama Mary at ni St. Joseph, no, ay ating sikaping tularan ang pamilya, ang banal na mag-anak, no? Sapagkat sila nagpapatunay na talaga tayo ay minamahal ng Diyos, no? At si Jesus nga po ay isinilang sa isang sabsaban upang ipakita na ang napakaraming bagay, una na siya ay balang araw ay ihahain din, no, katulad ng mga ginagawa sa mga inilalagay doon sa sabsaba ng mga tupa, no, isang araw sila ihahain, no, at ihahain niya ang kanyang buhay, no, pero alam natin na hindi lang niya inihahain ang kanyang buhay sa krus ni Jesus, no, si Jesus, no, kundi sa bawat araw ng kanyang buhay ibinibigay niya ang kanyang sarili sa misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Nasa na tayo din po ay ganoon, no? Marami tayong maibibigay sa ating Panginoon, sa ating kapwa. Una tigit sa lahat ang ating sarili, ang ating pag-ibig, ang ating pakikinig, ang ating pagtulong. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos.